Yayaring invade, ladies and gentlemen. Pero ang sabi ng Onik, Baloyski and Marky, iisahan si Yasuo sa baba. So nagpalit Wolf, sinamahan muna ni Baloy si Marky, habang si Dlarski ay kukuha ba ng kill? Hindi. Pinok nila doon na matindi itong si Ruby. Pero at least si SD ay magkaroon ng magandang panahon dito bilang isang pakito. Okay, so ibig mo bang sabihin dito, pokes, poke game ang gustong gawin ng Onik. Just dominate the lanes, hindi man madedelay, at least mauuna ka sa mga lanes. Mauuna sa mga lanes gamit dito ang Rafaela, at the same time meron Popolin Kupa. Madami ka pwedeng i-utilize katulad nito. Ayan, kagaya na nga. Kinagat ng aso. Dalawa, sumasaming dalawa. Merong isang tao pwede mag-change ng agro ng tower at the same time meron ding kagat. So yeah, this lane can fully dominate sa baba pa lang. And one thing good sa isang Popolin Kupa is pwede mong gamitin yung Chichu Dog. Pwede mong gamitin si Kupa para tangkihin yung tower damage. One or two hits ay talagang sulit na para makakuha ka ng kill. Yep. And now, Onik, shutting down ni Yasuo. SD coming in! Wow. Pero may heal si Baloyski. Masyadong makunat si Baloy. Yep. Sakit nun, ha? He's able to utilize the Purify as well. Pero to can't see, hindi nga sila magugulo talaga. At yung pakito kasi malakas talaga to sa early. Yeah. And we can expect na siya talaga mauna dito sa turtle fight unless si Kyrie makakuha ng knockout retry. Tingnan natin. Jump stat, strike, yun there you go. But Kyrie, Mr. Retry boy. The battle of the retry continues. Ito yung dito makikita kung gaano kabilis yung tao tumingin. Like, yung damage ng retribution, yung tamang bagsak. Oo. Ang malupit pa dito, mga kaibigan, kasi hindi mo nakita yun eh, yung guwet. Kasi advance yun dapat kasi nakatimo si Kaso, nanakaw. Nanakaw ni Escalera. Hindi, okay, nanakaw ni Escalera. Pero Escalera might fall down. At mukhang worth it ata yung gold na to. Escalera trying his best to survive this one. Escalera, outplay pa sana. Okay, so Kyrie, kukunin mo pa rin, for sure, yung kill na yon kahit na wala kang purple. So ngayon, Onik, it's now clear na silang nag-dominate sa early game. Early game, ang kailangan nilang gawin dito na pwede actually TNC, no? Sabay-sabay yung paggulo nila dito sa purple buff ni Kyra pwedeng makuha. At the same time, actually yung outplay na yun could lead na parang dinadivert yung attention ng Onik. Yun nga eh. Actually, speaking of diversion, dinadivert din ng Onik ang TNC dito sa bottom lane. Parang ito yung naging adjustment ng Onik. Sabi nila, akala nyo mag-i-invade kami, no? No! Sasamahan ko yung gold lane ko. At sobrang na-delay ngayon si Yasuo in this game. Lamang na naturally yung isang Popolin Kupa in a way kasi masakit talaga. Lalo na naka-weapon master sa ngayon. Dagdagan mo pa ng Rafaela pero yata yung change. Oh, nice flaker. Pasok doon si SD. Meanwhile, doon sa kabila, Bentings trying to go for Kyrie. Kyrie with the pokes. Kyrie, makakapaglipad pa. So nothing will happen yet. Onik, ladies and gentlemen, kumukuha lang ng bahagyang kalamangan sa early game na to. Yep, cross map na para kay Kyrie. Kinukuha na niya yung mga farm na dapat ay makupunta kay SD. Oo. Oof! DHS for Kyrie na medyo mabilis. So SD, hindi makahanap si SD ng pwedeng kill. May wrap around siyang gagawin doon sa may purple. Tignan natin yung jungle ngayon. Kyrie and SD nag one-on-one doon sa top lane. Meanwhile, dito sa baba, Escalera versus Yasuo. SD ay si namula, nanakaw pa ni SD. Hindi. Pero inaabangan si SD. Hatred nandito. SD, napalalim. Oh no. Overextension doon ang side ng TNC. Sinubukan makakuha dito ng isa pero ang response talaga dito ng isang Rafael at Ling, napakabilis from Kyrie. Yep. And ang one thing na na-utilize nila dito is yung bottom lane na pwede din silang kumuha ng kill. There's your knock-up mula sa Popolin Kupa. Pero ang sakit talaga ng kagat. May payong na ilalabas si Adrian at napaligiran si Escalera. Marky! Sobrang bilis din mag-push. So yun nangyari yung decision ng TNC kanina. Gusto natin yun eh kasi may gagamitin nila yung pakito na mas maganda early kumpara sa isang Ling. So pwede siya makanakaw talaga ng purple buff kaso sila pa yung napasama doon and hindi nila napanis siya si Kyrie. Nakakuha pa ng kill dito si Kyrie. Yun yung maganda sa composition nila. Pwede nilang bawasan, pwede bawasan ni Marky or kaya ni Dilar yung katapat nila tapos sila yung tatapos, si Ling yung tatapos. Pwede din actually mag-switch na si Marky at si Dilar para makakuha pa si Marky ng more gold. Ayan na, mag-switch na nga, pupunta niya siya sa XP lane.
Mm-hmm. And it is clear, ladies and gentlemen, na Onyx na nag-dominate sa early game. Kailangan din nila i-utilize dito yung kakayahan ng isang Popol and Koopa na nagsiscale din, na also kumukunat din sa late game ng Gene. Ang Onyx yung control, pwedeng magtuloy-tuloy. Yeah, and yun yung parang highway factor na parang snowball na pwede nilang ibigay kay Kyrie. Mm-hmm. And kanina kasi, TNC no, is always trying to get momentum din kung paano nila mabibigyan ng farm dito sa SDCYZ. Yeah. Kaso ang corners na pwede ibigay ng isang Selena, hinaharangan din ni Baloyski. Yeah. And makunat na din siya, though. Yeah. You have to look at the casual items ng mga players natin like casual Dreadnought, casual Molten Essence. Kaswalan lang. Nako, may counter go ba na gagawin sa Escalera? Kumama yung arrow. But look at the damage output. Hindi ganun kasakit yung burst down. Mm-hmm. Those are full combos na hinihil lang ngayon ni Baloy. At tignan mo, wow, ang bilis. Solid rotation from Onyx. Look at that call. Ang bilis ng push for Onyx. Map coverage response na kay Onyx Philippines dito ang kamay ng mapa ng Land of Dawn. So nakikita natin dito, ladies and gentlemen, ang daming pwedeng maris dito ng TNC kung if ever they want to extend on a team fight. Kaso yung gold medyo hindi pumapabor sa kanila sa bahagyang to. Napakalupit ngayon ng ginagawa ng Onyx. Disiplina on leading the laning stage. At ngayon iso-soak up pa. Kukunin pa itong orange pa, pasok ng garote sa Escalera. Bentings going for the dash out, but wala silang makukuhang pitas. Kulang ang damage output ng TNC this time. So ginugutom na ng Onyx ang TNC. Buo na rin yung armor item na meron si Baloyski. Yep, nakakiras na. Tamang decision to. So if you're looking at TNC, parang magic damage lang naman dito is coming from the Esmeralda as well as the Selena. As long as may iwasan yun, he's okay. So makakuha na siya ngayon ng mataas na depensa. And si Dilarski, may dominance ice na rin against sa sustain. And that's the third turtle na mapunta sa Onyx. In just 7 minutes and 30, lamang din sila ng 4,000 sa laban na to. Kailangan muna nila magpakunat dito kasi sa side ng TNC, ang daming magic, ang daming physical damage na pwedeng i-boost dito coming from Iclint and Apakito. And they need to be wary of the moments na kung si Escalera, ang daming ibibigay ng vision sa team ng TNC. Well, ngayon kung ganito na yung laban, if you are TNC, kailangan nyo nang magsama-sama. Kailangan nyo na makahanap ng pick-off. Kasi klarong-klaro na lumamang ang Onyx and Onyx will just pressure all of the lanes right now. Yun ang plano in this mid-game. Kuha lang ng wave clear, kuha lang ng spam, at wag lang mamatay. Speaking of not dying, ang pwedeng gawin ng TNC para pigilan naman yun ng side ng Onyx is to land their arrows, tapos i-combo nila with this ruby. Mm-hmm. Still, ang dami nilang mga knock-ups. As long as hindi si Baloyski yung go nila kasi naka-purify dito si Baloyski, kaya nilang kumombo and maybe they can utilize Yasuo afterwards. Pero sinong tatargetin mo? Kapag si Dlarski yung Tams, pwedeng mag-counter go ng Cotterant Inferno, may aso na pwedeng humarang si Marky. So ang main target mo si Hatred, kaso may anti-CC din ng isang Kagura. Yeah. Pwede nilang ipaprock yung ultimate dito ng isang Kagura. Kaso at what cost? Ang daming pwedeng mag-absorb dito. Kaso medyo, kung ang defense items is not enough in the side of TNC, ang bilis nila ma-burst down dito kung si Hatred makakuha ng magandang pwesto. Mukhang pinipwesto na sila ng Onyx. Hindi rin makakuha ng kill ang TNC. Yun yung way to get back to this game. Get an arrow, get the burst down. But who? Sino ang papanain mo? Sino ang burst down mo? Si Kyrie lang ang pwedeng option mo. Mm-hmm. Dito natin makikita kung gaano magiging calculated ang TNC sa bawat ano nila ilapag ng skill . And ngayon, even naka-magic worship dito ang isang Selena, kailangan na ipaprock na maayos yung kanyang passive at the same time yung stun. Nako, yan na. Ito na yun. Pick off yun pa, yung na-pick. That is going to be bent things down. Sabay kuha na lang si Kyrie ng mga libreng spada na humaharap pa. Alam niya na hindi siya mamamatay doon. And wow, Onyx 5-0, 6.3K. Walang ultimate si Kyrie dito pero igago pa rin ng Onyx kasi alam nila na sobrang laki na ng kanilang kalamangan sa ngayon. Definitely malaki. At yung mga links na sobrang bilis nilang i-take yung Lord, specifically dahil dun sa damage output na ni Marky na nag-prioritize na kanyang Malefic Roar. So malakas talaga siya sa objectives, neutral objectives pati dun sa mga tore. Bilis na niyang mga rundown. Sabi ng Onyx laban na to, papasok ba si SD? Pero maki-clear yung wave. TNC still breathing in this game. Hindi naman ganoon kalaki na yung push na nagagawa ng Onyx.
Pero yung kalamangan ay dama mo. Hindi makagawa ng play ang Phoenix Army sa laban na to. Nararamdaman ko kung paano sila nagsastruggle ngayon how to make that perfect entrance ito side ng Onyx Philippines. There's so much at stake na pwede nilang iibigay. Ibibigay man nila si Bentings, wala pwede makahuli sa isang Ling na ngayon medyo maganda ngayon naging momentum. And those main three items is ang kailangan nila para makapag-burst down ng damage. Kaso dito, no, if ever may magiging isang pseudo tank, it's a high risk for TNC to lose that. Pag nawala yun, yung pseudo tank, like for example, Kram or si Bentings, ang hirap na rin humarap dahil ang sakit na rin ng damage ng Onyx. Talagang Onyx time ang nangyari sa early game and hanggang mid game. Question na lang ngayon, paano to tatapusin ng Onyx Philippines? Oh, we'll see. Kasi yung pwedeng gawin ng Onyx is maghintay ng anong succeeding na Lord. Mm-hmm. This time magiging enhanced na rin yon, meron ng talon. At mukhang ang difference sa previous game is wala silang legitimate na turret hitter, so mahirap mag-all-in sa mga tore. This time, meron silang Popol and Koopa, so kaya, at meron din silang Tamus na pwedeng mag-Gotret Inferno. Naka-War Axe din kasi itong si Dilarski, so medyo may konting damage nito sa tore. So what I'm trying to say is, unlike ng previous game, mas madali mag-end ng game ang Onyx. Ang dami na pwedeng ma-absorb, nagre-regen. Vengeance na lang, vengeance. Okay, ngayon, ang kwento ng laban na to, TNC, naghahanap ng pick-off, naghahanap ng isang magandang team fight. Para na silang natanos dito na isa na lang ang kailangan nilang magawa. One way. Kaya nilang mag-push through, pero napakahirap dahil hindi rin lumalaban ang Onyx Vintage. Onyx PH Banana Split. Ito rin counter. Classic. Ang dami na stun ngayon ni Balorski. Meron na bursted down. Ooh. Si Mr. Bentings. At Onyx pa nakahanap ng kill. Ang galing makakuha doon at makapitas ng side ng Onyx Philippines. Si Bentings talaga ang lagi nilang inuuna. Kailangan hindi mahuli dito ang isang damage burst sa side ng Onyx Philippines. And this is dangerous for side for the TNC. Binigyan ng magandang pwesto ang Onyx Philippines to take this Luminous Lord. Oo. And that death was so crucial. Ito yung nakikita natin sa Onyx nung M3 run nila. Ito yung nakikita natin sa Onyx nung Season 8 run nila. Walang pinipilit na clash. Walang 5-on-5 na call. Ang call, objectives. Ang call, lituhin ng kalaban na kunyari team fight, pero hindi. At sila yung mas nakakuha ng mas malaking real estate sa laban na to. Nakita naman natin yung TNC, hindi nila alam kung ano sasagutin nila. Top lane, bottom lane, jungle even. Oo. Ay pinupuruhan dito ng Onyx. At tama ka doon, Manjin. This is vintage na nakita natin sa lineup na to. Bumalik ang strategy. Ito ang literal na check your recall. Dahil na ito na naman ang merienda. Ito na. Banana split. Pang dessert na inaatid ng Onyx. Basag ang mid lane. At ganoon lang kakalmano. Look at that. Magbabak na ngayon. Ang Onyx PH. Comment compose pa rin ng TNC. Nabawasan doon si Hatred. Mukhang sinusubukan nilang i-peel off dito ang members ng Onyx Philippines. TNC, nag-hope na isang makakuha ng isang magandang pick-off. Ito lang talaga yung way para mabawasan nila yung damage output ng Onyx. Hindi pa rin nangyayari yung team fight na inaanap ng TNC. Banana split is real. Must be difficult para sa TNC ngayon na i-solve to. Ibang klaseng problema ang pinresenta ng Onyx by splitting the map, winning all of their lanes once again. It's not about the team fight. It's about controlling every part of the map. Mm-hmm. Dinivide ng division lang ang kailangan ng Onyx, pre. Tinanggal na yung M. Das na lang. Divide and conquer. Onyx PH. Ganito, hindi naman nangyayari yung hype up team fight. Wala, talagang actually. It's all about the control. Control excess TNC. Nagiging kalmado pa rin sila and composed on how to get back, on how to recover sa mga labanan na to. Let's see. How Onyx developed this story and performance. Ibang klase din yung pinapakitang galawan dito ng Onyx Philippines from then and now. Low scoring game for Onyx right now. Pero ang taas ng disiplina. Ang taas ng control. 6-0 tapos 13k gold lead. How crazy is that? Hindi sila nag-overextend sa ngayon.
Ang hirap talagang mag-isip ng solution dito para sa side ng TNC. All I can say is, if they do find the punish, lalong-lalo na kay Kyrie, kung kakayanin nila, they have chain stun. Pag nag-focus sila, pwede nilang makuha yung mga kills, pero hindi na-allow ng Onyx. Kita mo gano'n sila ka-okay yung kanilang defense, tapos si Dilarski nang zone out pa. Mm-hmm. Hirap din kasi, alam mo, as a Thams, na absorb ka lang, pwede absorb lifesteal at regen ka lang ng regen. Ang dami nang pwede ibigay na vision na dapat, supposedly na pwede ibigay ni Escalera. Now, kina-counter na din nila by just being in a bush or in a place na parang Onyx will respond. Uy. Sinasalo na lang eh. Oo. Sinasalo na lang yung mga traps. Dahil alam nilang kaya din nilang heal. Look at this. 13K for Kyrie. Kailangan na yatang isugal ng TNC to, pero sobrang bilis ng mga pangyayari. There's your arrow. Susugal ba do? Question ni Hatred. Susugal ba ang TNC? Hindi na. Ito na, dito na yung literal na tanong ng mga fans ng TNC na kailan ang laban ng TNC? Kasi hindi kasi makalaban. Walang mangyayaring laban kasi ayaw ng Onyx. Ang hirap din eh. Alam mo, we cannot blame them kung di trying to be careful din kung ano pwede nilang gawing step dito kasi nakuha nga doon ang objective and TNC kasi looking at this game, naging advanced nga dito yung bagyan ng gold ng Onyx Philippines. What TNC is trying to do, kinukuha nila yung pwede nilang makuha resources pero ang grabe din ang real estate na nakuha din ng Onyx Philippines. It's all about getting that investment. Ang dami nang nilamon na objectives ng Onyx. 6-0. The calmest game. Ito na ba yung counter ko? Oh, hindi nila nag-red si Marky. Ito na ang tunay na laban. Pero si SD na mawawala. Finally, nagkaroon ng laban. Pero beaten. Siya'y beaten pa rin. Yung damage ang TNC para ba Percy Marky. And vintage Onyx passion. Onyx PH. Anong oras na rin kasi? 2-1.